more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Reigning Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Nito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the Reigning Light. Death could not hold you, Lord.
what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. There is power in the name of Jesus. Question, God. Po, sa bawat isa sa atin, ang kapayapaan at ang kapangyarihan ng Diyos maranasan po ng bawat isa sa atin. At sa mga anak po ng Diyos, sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-cell group, sa ating mga kasama sa spiritual family, pwedeng pakitag ninyo, pakimension po ninyo sila para po hindi nila ma-miss yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. So, maging excited po tayo na tanggapin ang mga bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito. Sapagkat ang laging hangarin natin dito yung ating spiritual development, yung ating development when it comes to our obedience to God. No, yun po ang palaging bottom line ng ginagawa natin. Mga kapatid, paalala lang po sa bawat isa sa atin, no? Na tayo po ay bilang mga anak ng Diyos, talaga pong tayo ay dadanas ng mga pagpapala. Magagandang bagay na mararanasan natin, madidevelop tayo, pero ang pinaka-importante po sa lahat, hindi yung mga pagpapalang yun na matatanggap natin. Ang importante po sa lahat, in the end of the day, nagawa natin yung ating divine assignment. Yun pong ating calling. Yan po ang palaging ini-encourage natin sa bawat isa na tagasunod ng Panginoon na maging responsable tayo. Be responsible. Yun po yung pag-uusapan po natin ngayong gabing ito. Sapagkat walang hindi mahalaga ang mga bagay na hindi natin pinag-iingatan at hindi tayo nagiging responsable. Tandaan niyo po, tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. Ginawa niya po tayong anak.
So that is our position before God. But napakalaking responsibility nito because we carry His name. Daladala po natin yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang tawag ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo, mga alagad ni Kristo, mga apostle, or disciple, mga tagasunod ng ating Panginoon. So pag-uusapan natin ngayon, be responsible. Ano ba ang bilang isang Kristiyano, ano ba yung mga bagay na dapat kong ipamuhay sang-ayon sa pagkatawag ng Diyos sa akin, no? At doon tayo magiging responsable doon sa disenyo ng Diyos sa buhay natin na dapat nating gawin. Kaya ho, magandang gabi sa inyong lahat at wag po kayong aalis, tapusin niyo po ito at makaka-relate po tayo sapagkat ang pag-uusapan po natin ay pananalamin doon sa salita ng Panginoon kung nangyayari talaga ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa mga naandito na, ang akin pong panalangin ay matanggap natin ito na merong pagpapasalamat sapagkat ito ang dakila at banal na layunin ng Diyos sa buhay natin. Na tayo po, bawat isa, bawat individual, ay mabuhay na responsable sa buhay na kung saan doon tayo tinawag ng Panginoon. So this is all about living as those made alive in Christ. So you need to be responsible. So mga kasama, mga kaibigan, ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay isang pribileyo, pero napakalaking responsibilidad yan, mga kapatid ko. So wag po tayo doon lang sa privilege, dapat nandun po tayo sa responsibility na meron po tayo. Kasi yung pong responsibility natin, pag po hindi natin pinahalagahan, tandaan nyo po, yung mga privileges masasayang. Kaya po dapat talaga na binabantayan natin yung uri ng pamumuhay na idinisenyo ng Diyos sa atin. So magandang gabi po, manalangin tayo ngayon at gabayan tayo ng Panginoon. So let's bow our head and pray. Lord, thank you so much for this wonderful night. We are all together. We come to you. And we ask God to speak to us. And Father, turuan mo po kami na yung iyong banal na salita ay maging buhay sa amin at hindi lang namin ito basta matanggap, kundi maipamuhay namin, madigest namin ito, Panginoon, mapractice namin para po yung mga taong nakakakilala sa amin, nakakakita sa amin, nakakasalamuhan namin, makita ang iyong kabutihan at ang iyong kagandahang loob. Thank you, Father, for everything. And Father, we ask you to be with us. And in the name of Jesus, give us the ability, the capacity to receive your word. And salamat po ng marami, Panginoon, ngayong gabing ito. Turuan mo kaming maging responsable sa aming relasyon sa iyo at sa uri ng ipamumuhay namin dito sa lupa habang kami, Panginoon, ay nabubuhay. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And I just want to read to you, kung meron po kayong mga Bible, maganda po na buksan po ninyo, samahan po ninyo ako na basahin ang mga bagay nito, subaybayan din po ninyo. And then kung meron po nag-i-speak sa inyo dito sa mga verses na ito, lagyan nyo po ng highlight, lagyan nyo po ng mark para po at least pwede nyo pong balikan kung sakaling meron pong mangusap sa inyo ngayon. Sapagkat ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay buhay, meron po siyang kapangyarihan para baguhin ang bawat isa sa atin sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi masasayang ang mga salitang lumabas sa bibig ng Panginoon, hindi yan babalik na walang bunga. Kaya po ako'y naniniwala ngayong gabing ito na ang bawat isa sa atin na naandito ngayon, hindi aksidente na naandito ka ngayon. Meron ka ngayong spiritual benefit na marireceive ngayon sa salita ng Panginoon. So let's read the book of Colossians chapter 3, starting from verse 12. Ito po yung key text na pag-uusapan po natin. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another.
if any one of you has a grievance against someone, forgive us, the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. Verse 15, let the peace of Christ rule in your heart, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Verse 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ang context po nitong pinag-uusapan natin, na binasa po nito, ito po ay patungkol sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Iniligtas tayo ng Panginoon at yung position natin before God. Yun po yung talagang dapat na buhay ito sa atin. May ginawa ang Diyos sa atin, iniligtas tayo ng Panginoon, kaya meron tayong position sa harapan ng Diyos. So ano ang dapat nating gawin sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon? Verse 5 as context, sabi ng verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. So, meron palang dapat namamatay sa atin. Lahat ng mga bagay na patungkol sa earthly nature, put to death. Ilagay nga natin sa ating comment section, put to death. Whatever belongs to the earthly nature, put to death. So kapag ka pala tayo nakipagrelasyon sa Panginoon, yung mga bagay na patungkol sa sanlibutan ito, yung kalikasan ng sanlibutan ito, eh dapat pala namamatay sa atin. At hindi lamang yun, no? Tingnan nyo yung verse 10, hindi lang put to death. And have put on the new self. So yung verse 5, put to death, pero yung verse 10, put on the new self. So yung pala yung ating ano, ito pala yung dinidisenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mamamatay yung ating old nature and then meron tayong ilalagay na new nature, the new self. Yan po yung ano, yun po yung nire-required sa atin kung paano tayo mabubuhay na isang responsable sa Panginoon. Hindi pala pwede na ang kaisipan natin, eh, ano magagawa mo, ganito talaga ako. Hindi pala pwedeng ganun. Kapag pala nakipagrelasyon ka sa Panginoon, yung mga bagay na luma, yung mga dating nakasanayan mo, abay, nawawala pala yun. Dapat pala nawawala sa atin yun, nababantayan natin at naglalagay tayo ng bagong kalikasan natin. So, and we have put on the new self. At yung pong new self na yan, may kasama po yung character. No, yung bagong pagkatao natin, may kasama po yung character. At eto po yun, simula sa verse 12, therefore, as God's chosen people, so you are chosen. Pakalagay mo nga dyan sa comment section natin, you are chosen. Even though na hindi tayo karapat-dapat, we are chosen by God. We are chosen people, holy and dearly loved. Tayo pala ay pinapaging banal ng Panginoon kasi mahal niya tayo. So it is not all about me, it is not all about you, but it is all about God who chose me. It is all about God who chose you. So pinili ka ng Panginoon. You are chosen. So that's why you need to clothe yourselves with compassion. We need to clothe ourselves not just compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito po ay kasama ng mga bunga ng Espiritu sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The fruit of the Holy Spirit, yun po yung completion nito. Pero binigay po dito yung sum of the fruit of the Holy Spirit.
Because we need to clothe ourselves. Because we are chosen people. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, dapat nagmamanifest sa atin yung compassion, yung kindness, yung humility, yung gentleness, yung patience. Mga kapatid ko sa Panginoon, yan ang mga titirahin sa iyo ng kaaway. Ayaw makita sa iyo yan. Yes, pinili tayo ng Panginoon, pero dapat merong resulta sa pagkapili sa atin. You are chosen, but it must be manifested in our life. The fruit of the Holy Spirit. So that is character. So napaka-importante that you are chosen. So number one thing na dapat ilagay natin sa puso't isipan natin, ikaw at ako, pinili ng Diyos. Bakit ako pinili ng Diyos? Kasi mahal ako ng Diyos. So ngayong mahal ako ng Diyos, dapat pala magbihis ako ng ganitong mga pagbibihis. I need to clothe myself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Yan ang dapat na mangyari sa atin. Kaya napakahalaga na tayo, nababantayan natin yung sarili natin. Yung bang nabubuhay tayo sang-ayon sa pagkapili natin. Binabantayan natin. Hindi natin dinidisqualified yung sarili natin. Yes, I am chosen, but I need to clothe all these things for myself. Walang ibang magbibihis nito kundi ikaw. Clothe yourselves. It is personal. Because it you are chosen, personal choice by God. So therefore, clothe yourself. Bihisan mo daw yung sarili mo ng mga bagay na ganito. Walang pwedeng maglagay nito sa iyo kundi ikaw. Clothe yourselves. It is very personal. Yung desisyon na ito, ikaw mismo yung magdi-decide niyan. Kaya mga kapatid ko, napakahalaga na meron tayong kahabagan, kabutihan, kababaan, kaamuan at maabang pasensya. Mga kasama, hindi pwede ang anak ng Diyos because hindi pwede ang anak ng Diyos madaling maasar. Bakit? Eh, pinili ka kasi hindi para maasar. Pinili ka hindi para magalit. Pinili ka para ipakita ang kahabagan, para ipakita ang kabutihan, para ipakita ang kapakumbabaan, para ipakita ang kaamuan, at para ipakita na ikaw talaga ay merong pasensya. Clothe yourselves because you are chosen by God. So mga kapatid ko, dapat kung talagang pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, nagmamanifest ito sa iyo. So you need to be responsible to clothe these things. Ikaw yan, kasama, kaibigan. So dapat talaga nadidevelop sa atin yung compassion, yung kindness, yung humility, yung gentleness. Kapatid, kasama, kaibigan, kumusta ang buhay mo? Kumusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Tandaan natin, sabi nga ng awitin na naririnig ko noon nagsisimula pa ako sa Panginoon, ang buhay ng Kristiyano hindi hallelujah lang. Dapat talaga may nakikitang pag-uugali na gusto ng Diyos sa buhay natin. So pinili ako ng Diyos, dapat pala ganito pag-uugali ko. Bantayan natin mga kasama ang mga bagay nito. Ang verse 13, bear with each other and forgive one another. If anyone of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So mga kasama, wala palang taniman ng sama ng loob, wala palang matinding puot, sama ng loob, hindi pala natatagal ang mga bagay nito. Bakit? Hindi ka naman tinawag ng Panginoon para dito. Tinawag ka para ikaw ay magpatawad. Kasi alam lang naman natin na tayo pinatawad. Kaya mga kasama, mga kapatid ko, sino naka-open sa'yo ngayong araw na ito? Nasaktan ka, niluko ka, pero ang pinakamaganda, ito kapatid, marunong tayo magpatawad. Sapagkat pinatawad lang tayo ng Panginoon. Kung talagang tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, kung wala na ang dating pagkatao at meron tayong bagong pagkatao, hindi na nagtatagal ang galit sa puso natin. Hindi na tayo namumuhay sa galit. Bakit? Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, magpapatawad din tayo.
normal ang nagagalit. Kasama, kapatid, kaibigan, kasi emosyon yan. Normal ang nagagalit. Ang abnormal yung matagal. O, ulitin ko uli, normal ang nagagalit, pero abnormal ang matagal. Sapagkat, kung papaano tayo pinatawad ng Panginoon, ganun din tayo magpatawad. So, you are chosen, that's why you need to forgive. That's our responsibility. We need to be accountable to God. Kasi kapag pinatawad tayo ng Panginoon, yun lang din ang paraan ng pagpapatawad na meron tayo. Kaya, you are chosen people to forgive. Pakisabi sa katabi, pakisulat nyo dyan sa comment section kung may katabi ka sa inyo. Pinili ka ng Diyos para magpatawad. Kasi pinatawad ka lang niya. So be responsible to forgive those who offended you. Kaya yung mga tampo, yung sama ng loob, makakasama, hindi yan yung pinatatagal. Huwag nang mag-iisip sa kapwa ng masama. Sapagkat alam naman natin na tayo pinatawad lang ng Panginoon, hindi naman tayo perpekto. So bakit tayo magtatanim ng sama ng loob? Kasi huwag ganun. You are chosen people to forgive. Kaibigan, kasama, napakahalaga nito na ipamumuhay natin ito. Tandaan natin na ang pagiging buhay Kristiyano ay hindi depende sa simbahang dinadaluhan mo. Hindi sa dami ng alam mo sa Biblia. Ang pagiging isang Kristiyano na kasama ni Kristo at nabubuhay kay Kristo, ang talagang sukatan, pagpapatawad. Kaya kasama, kaibigan, kung meron mang sama ng loob, tampo, galit, ngayon sa puso mo, just let it go and let it God. Pinatawad ka lang ng Panginoon eh. Bakit kung magtanim ka ng sama ng loob, kung magtampo ka, ang tagal. Minamarkahan mo yung naka-open sa'yo sa mahabang panahon ng iyong pamumuhay. So dapat talaga, mga kasama, be responsible. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, ay patawarin din natin yung mga naka-open sa atin, yung naka-hurt sa atin, nakasakit sa atin. Kaya mga kasama, if you are with God, you are chosen people of God. So that's why you need to clothe yourself. And also, you need to forgive. As the Lord forgive you. So mga kasama, meron na po ba kayong nasusulat, no? You are chosen people. You are required to clothe yourself ng mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin. So that's why you are chose to clothe yourself and you are chose to forgive. Bihisan mo yung iyong sarili ng mga bagay na patungkol sa ugali na para sa Panginoon at hindi lamang yun. Nagpapatawad ka rin. Hindi pwedeng banal-banal tayo pero may galit sa puso mo. Hindi gusto ng Diyos yun. Mga kasama, hindi pwedeng ang galing-galing natin sa mga activities ng church pero sa totoo lang, hindi nasasettle yung heart mo. Hindi tayo marunong mag-forgive. So mga kasama, we are just forgiven. We are not perfect. We committed mistakes. We are not perfect. But the good thing is this, we are just forgiven. So I need to forgive. Because I am chosen by God. I need to forgive. Verse 14, and over all these virtues, put on love. Over all these virtues, put on love. So you are chosen, you need to clothe yourself, you need to forgive, and over all these virtues, put on love. Hindi pala yun, dapat pala, hindi siya responsibility, dapat pala siya privilege. Lalagyan mo ng pag-ibig. Mga kasama, which bind them all together in perfect unity. Yun pala yun, kapag merong pag-ibig, nagbabind yun doon all together in perfect unity. So, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, sa spiritual family, sa family na ang sentro ay Diyos, talagang merong pagkakaisa.
merong pagsasama-sama at merong pagbabago. So put on love because you are chosen. You need to put on love. You need to forgive because you love. Yan po yung bagay na dapat talagang hindi nawawala sa atin. Yung pag-ibig na hindi nanunuri. Yung pag-ibig na hindi nanunukat. Yung pag-ibig na hindi nagbibilang. Ang tawag dyan, unconditional love. So mga kasama, napakatinding responsibility niyan. Hindi pwedeng, ah, basta kami ni Lord, okay. Hindi pwedeng ganun. Dapat okay ka sa lahat. Hindi yung pwedeng okay ka lang sa iba, pero sa lahat, hindi. So if you are really called by God, if you are chosen by God, ang kailangan malagyan natin dito ng pag-ibig sapagkat ito yung magbabind them all to together in perfect unity. So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na ang buhay natin nakalapat sa salita ng Diyos. Hindi lang siya basta pinag-aaralan, ipinapractice po yan sa buhay. Kaya po nagkakagulo o dahilan sa kulang sa pag-ibig, walang nagbibigkis. Ang magbibigkis talaga pag-ibig para sa perfect unity. Kung walang perfect kung walang love, walang perfect together o walang perfect unity. Kaya mga kasama, mahalaga 'to na pinamumuhay natin ito. Magagawa natin. Are you excited na practicing ang mga bagay na 'yan? Yung unconditional love, kahit magkamali siya ng paulit-ulit, mamahalin pa rin natin siya. Hindi natin siya huhusgaan. Hindi natin siya bibilangan. Kasi tayo po ay nagmamahal. Kung ang Diyos nga, hindi basta-basta nagpaparusa, tayo pa kaya. So mga kapatid ko sa Panginoon, nandito tayo hindi para manghusga. Nandito tayo para magparamdam ng pagmamahal. Kaya sa pamilya, sa bawat isa sa atin, ang sino mang dapat makaramdam ng pagmamahal, yung nagkakamali. Sa ating kasi minsan, masarap mahalin yung mga kamahal-mahal. Pero napakahirap mahalin yung hindi kamahal-mahal. Kaya nagkakaroon ng division. Kaya nagkakaroon ng separation. Kaya walang perfect unity. Kasi selective yung love. So mga kasama, mga kaibigan, hindi lang yan nangyayari sa spiritual family, pwede rin yan mangyari sa pamilya, pwede rin yan mangyari sa kaibigan kapag ka hindi talagang totoo ang pag-ibig. Kaya mga kasama, dinidiscourage ko po yung mga tao na selective kung magmahal. Ang mahalin nyo po yung mga hindi kaibig-ibig, yung mga taong hindi mo gusto, yun ang pagpraktisan mong mahalin. Kaya po nagkakaroon ng division, nagkakaroon po ng separation. Kaya walang perfect unity kasi selective yung love. So napakalaking responsibility natin ito mga kasama. You are chosen by God to love. You are chosen to God by God to love in order for us to live in perfect unity. So kaya talagang napakahalaga nito. Verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Mga kasama, napakasarap nito, no? Let the peace of Christ. Mga kasama, hindi ka tinawag ng Diyos para gumaling. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging pinakamahusay sa lahat o maging pinakamayaman sa lahat. Tandaan niyo po, kahit na ikaw ang pinakamahusay, kung ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinakamagaling, tandaan nyo po, kung wala kang kapayapaan, napakahirap nun. Napakahirap nun. Kaya tinawag tayo ng Panginoon, let the peace of Christ rule in our hearts. Yung kapayapaan mula sa Panginoon. Yan po yung bagay na dapat nadidevelop talaga sa atin. We need to be responsible for that, mga kapatid. Napakahirap nang wala kang kapayapaan. Pag wala kang kapayapaan, tamang hinala ka. Hindi ka mapakali, hindi ka mapalagay. Bakit? Walang kapayapaan ng Panginoon eh. So lagi nung tatandaan, let the peace of Christ rule in your heart. So hindi tamang hinala, walang pagbibintang, walang takot. Bakit? May kapayapaan eh.
So mga kasama, yung kapayapaan na galing sa Panginoon dapat mag-rule sa puso natin. Kaya kung anumang kaguluhan ang naandoon, basta ang puso mo mayroong kapayapaan, tandaan mo po, yan yung ipapasa natin sa iba. Kaya huwag kayong matakot sa mga may kaguluhan. Sapagkat ang kapayapaan ng Panginoon ay available para sa iyo. So kung sa bawat relasyon may kaguluhan, sa bawat pagsasama may kaguluhan, tandaan niyo po, let the peace of Christ rule in your heart. So if you are responsible enough, walang outside na kaguluhan, no? Walang anumang kaguluhan sa labas na kayang guluhin ang kalooban. Let the peace of Christ rule in your hearts. So anumang ibig sabihin nito, magulo sa labas, sa kapaligiran, sa sitwasyon, pero ang kapayapaan ng Panginoon nagahari sa puso mo. Kaya hindi ka nagkakram, hindi ka alag-ag, hindi ka nababalisa. Bakit? May kapayapaan sa puso mo. So napaka-importante ng mga bagay na ito. Verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs, and the Spirit. From the Spirit, I mean, singing to God with gratitude in your hearts. So it is all about worship. It's all about singing hymns. Kapag mayroong kapayapaan, kaya mo umawit sa kabila ng mayroong kaguluhan. Let the message of Christ dwell among you. And what is the message of Christ? It is all about the gospel. Yung mabuting balita ng Panginoon, yun ang dadaloy sa atin. At yung gospel, di ba, palagi ko itong binabanggit, nire-remind ako ng Panginoon palagi dito, the gospel is all about the message to believe. That's gospel, the message to believe. Yung mga mensahe na dapat mong paniwalaan, yung salita ng Panginoon na dapat mong paniwalaan, that is all about gospel to believe. And also, it is not just gospel to believe, it is a person to receive. Meron tayong personang tatanggapin. Ang persona ng tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Pero yung Espiritu ng Panginoon, yung persona ng Espiritu ng Panginoon, yun yung gagabay sa atin. Papatnubay sa atin, pangungunahan tayo. It is a person to receive. For salvation, it's all about Jesus. For guidance, provision, and protection, it's the person of the Holy Spirit, the person to receive. And also, the gospel is not just message to believe, person to receive, but also a life to live. Yung buhay na dapat nating ipamuhay. Mga kasama, hindi pwedeng anak ka lang ng Diyos, hindi pwedeng nakipagkasundo ka lang sa Diyos. Dapat yung buhay natin nagmamanifest dito. And that is all about the gospel. So mga kapatid ko, mga kasama ko sa Panginoon, dapat ipagpasalamat natin yun. Thank you so much for the person that I receive. I receive Jesus for my salvation, but I receive the Holy Spirit for my protection and guidance. And thank you for the gospel that for my life to live. Mga kasama, napakahalaga niyan. Kaya we need to be responsible. Ikaw at hindi, walang proxy dyan, personal yan. Bawat isa sa atin, maging responsable tayo sa ating relationship sa Panginoon. And look at this, verse 17. The final verse for tonight. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So this verse 17 give us 3 W's. We need to be careful about these 3 W's. Number 1, we need to be careful about our word. Mag-ingat tayo sa pananalita natin.
Yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Ano ba yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin? Yan yung nagmumula sa ating puso. So out of the abundance of the heart, the mouth is speak. So ano yung mga bagay na lumalabas sa bibig mo? Yan ba yung lumalabas sa bibig mo pagdududa? Lumalabas ba sa bibig mo yung mga bagay na nakakawalan ng pag-asa? So dapat babantayan natin yung mga lumalabas sa bibig natin. Dapat lumalabas sa bibig natin ang pag-asa. Dapat lumalabas sa bibig natin ang pananampalataya. Dapat lumalabas sa bibig natin yung pagtitiwala sa Diyos. So we need to be careful about our words. Bantayan natin yung salita natin. Hindi pwedeng joke lang. Lahat ng bagay na lumabas sa iyong bibig, ikaw ay anak ng Diyos, makapangyarihan yan. Meron nga akong isang nabasang kwento na ganito daw ang salita ng bibig kong Ellen tulad. Kagaya daw ng balahibo na pinakawalan mo sa iyong kamay, na nilipad ng hangin, ang hirap mo nang ipunin uli. So ganun daw po yung pagsasalita. Kumakalat yan sa spiritual realm at ina-activate yan. Kapag ka po yan ay word is spoken by faith, ina-activate po yan ni Lord. If it is word according to faith, ina-activate po yan ni Lord to happen, to accomplish in your life and other people's life. But if it is word with the evil idea, evil suggestion, ina-activate siya ng evil spirit. So mga kasama, just watch out your word. So napakahalaga na tayo iniingatan natin yung ating pong pananalita. And also, sabi ng verse, and whatever you do, whether in word or in deed. So second W is all about work. Yung mga bagay na ginagawa natin. Tandaan nyo po palagi, lahat ng bagay na ginagawa natin may resulta. Kapag mga bagay na ginawa natin sa Panginoon, may resulta po yan. Na galing sa Panginoon. Pag pa po bagay na ginawa natin sa mundo, may resulta yan na galing sa mundo. Kasi lahat ng bagay na ginawa natin ay meron pong bunga. May epekto, may resulta. So kaya mga kasama ko, dapat ang ating ginagawa, mga kapatid ko, ay para lamang sa taong para lamang sa personang tumawag sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. So lahat ng bagay na ginagawa natin, siguraduhin natin na hindi papalya-palya, hindi paputol-putol. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay tuloy-tuloy na para sa Panginoon. Uulitin ko, lahat ng bagay na ginagawa natin ay para sa Panginoon. Siguraduhin mo na, Lord, ito ay kaya ako ginagawa para sa iyo. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. At ang last is all about witness. Word, work, and witness. Sa mga bagay na ginagawa natin, hindi tao yung pinaparangalan natin, hindi tayo nagpapakitang tao. Ang witness natin, do it all in the name of the Lord Jesus. Ang witness natin, mga kasama, walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang nakakakita ng mga bagay na ginagawa natin. Nagpapatotoo tayo sa Panginoon na, Lord, thankful ako kasi tinawag mo ako, pinili mo ako, kaya lahat ng bagay na gagawin ko para sa'yo. At secondary na lang po, yung mga taong nakapalibot sa atin. Kaya mga kapatid, mga kasama sa Panginoon, remember these three W's in verse 17 of Colossians chapter 3. So it is all about we need to be careful about our word, we need to be careful about our works, and we need to be careful about our witness. Alam nyo, saksi ka eh. Sinasaksihan mo yung kabutihan ng Diyos.
at ikaw ay saksi sa ginawa ng Diyos, tandaan nyo, pag ikaw ay saksi sa ginawa ng Diyos, you are a witness to others, tandaan mo, ito ay magdudulot ng kaligtasan ng mga tao. At ito rin ang magdudulot upang ang mga tao ay makabalik sa Panginoon. Kaya kasama, kaibigan, kapatid ko sa Panginoon, kapamilya, you need to be responsible. You need to be responsible. When it comes to relationship, it is personal. When it comes to calling, it is personal. Walang substitute dyan. Walang substitute. Tandaan natin palagi, kaya tayo iniligtas ng Panginoon para baguhin. At yung pinagong buhay niya, yun ang dapat ipamuhay natin. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Ito yung magandang pagkakataon na meron tayong ma-realize na ang buhay natin para sa Panginoon lang. Lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon lang. Alam niyo po ba sa isang wini-witnessan natin, sometimes we are witness to the enemy. Ipinakikita natin minsan sa buhay natin na ang Diyos hindi makapangyarihan sa atin kasi sinusunod natin yung sarili natin. Mga kasama, nakikita din ng kaaway kung paano ka sumunod sa Panginoon. Nakikita ng kaaway kung ikaw talaga ay seryoso sa Panginoon. At nakikita rin ng kaaway kung ikaw ay paputol-putol, patigil-tigil na sumusunod sa Panginoon. At kapag nakita ng kaaway na ikaw ay paputol-putol, patigil-tigil sa pagsunod sa Panginoon, sumisingit siya palagi. Sumisingit siya palagi. Kaya hindi ka pwedeng magpabaya, hindi ka pwedeng maging irresponsable sa iyong relationship sa Panginoon. At kapag nakasingit ang kaaway, tandaan mo, aatakihin ka niyan, aatakihin niya ng pamilya mo, aatakihin niya ang future mo. Tandaan nyo palagi, pagdating sa relationship, hindi mo kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo palagi ay maging honest. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Pero kapag pinabayaan mo ang iyong pagkatawag, pag pinabayaan mo ang iyong relasyon sa Panginoon, makakasingit ang kaaway. At pag nakasingit ang kaaway, hindi mo alam kung ano yung epekto ng magagawa niya. Kasi inalaw mo na hindi ka protected, na hindi ka covered. Tandaan niyo po, mga kasama, yung relationship mo sa Panginoon, marirecover. Yung relationship mo sa Panginoon, marirestore. Sapagkat ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Kaya lang, yung resulta ng ginawa mo, hahabulin ka. Pag nagpabaya ka, ho, yung resulta ng kapabayaan mo, hahabulin ka. Yung relasyon mo sa Diyos, marirecover mo yun. Bakit ang hindi? Kasi nga, may prodigal son story. Merong unconditional love si Lord. Kaya lang, tandaan nyo po, yung bagay na nagawa mo, may epekto yan. Kaya mga kasama, gusto kong maintindihan natin na yung pagsunod sa Panginoon, dapat maging responsable tayo. Because we are the only one who is accountable within our own action. Tayo mismo talaga accountable na yun. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, be responsible. Live a life according to what the Lord Jesus Christ had done for your life. Iniligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan ni Yeso Cristo. Pero ito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gagabayan ka ng Panginoon. Kaya po, merong kapangyarihan sa buhay natin ang persona ng Diyos. Mga kapatid ko, mga kasama ko sa Panginoon, kayang i-recover yung relationship at pwedeng makapagsimula uli. Pwedeng-pwedeng simula natin sa Panginoon. At ang maganda, yung mga bagay na nakalipas, tapos na yun. Pero yung mga bagay na darating, pwede pa tayong mas maging mabuti kaysa dati. So my prayer is this, maging responsable tayong lahat. Makita sa atin yung ating pinaniniwalaan. So yun pong sinabi ko nung nakaraan, gusto kong ulitin ulit ito sa inyo. So what we believe must have a result on what we behave. Dapat po doon po sa kung ano po yung paniniwala natin, doon po nakikita yung paniniwala natin doon sa pinag-uugali natin at ginagalaw natin. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, you are called by God because He loves you. So that's why you need to be responsible.
So pagpalain tayo ng Panginoon, maging pagpapala ang buhay natin. How great is our God? Mga kasama, sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, pinili tayo ng Panginoon. How great is our God? Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapatid, kasama, kaibigan na nandito ngayon, pwedeng-pwede kang magsimulang maging responsable. Kung mga panahon nagpabaya ka, hindi mo ginawa yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, pwede kang bumawi. Pwede kang, Lord, give me a chance. Na natatandaan ko yung ano yung istorya sa Bible na isang bulag pinagaling ng Panginoon. Nung unang touch ng Panginoon sa kanya, sabi niya, nakakakita ka na ba? Ano-ano yung nakikita mo? Parang mga puno na naglalakad, ang sabi ng bulag na pinagaling ng Panginoon. At noong sinabi niyang mga punong naglalakad, muli sa pangalawang pagkakataon, for the second time, tinatch siya ni Lord. For the second time, he experienced the second touch. At noong ma-experience niya yung second touch, sabi niya, I see it clearly. Yung mga tao, I see it clearly. So if you need the second touch right now, for you to see clearly kung ano yung calling mo, kung ano yung position mo, kung ano yung paggagawa ng Panginoon sa iyo, ito yung pagkakataon. And I just want to pray for you, for your second touch, for you to see it clearly. Kung ano yung sino ka sa harapan ng Diyos, ano yung ipapagawa sa iyo ng Diyos, I want to pray for you right now. Balik ka lang sa Panginoon. Ikaw ay pagpapalain. Ang buhay mo ay gagamitin. Sapagkat yan ang magandang plano sa iyo ng Panginoon. Sa nakaraan, wala ka nang magagawa. Let it God. Wala nang magagawa sa iyo nakaraan. At ang pinaka-importante, kaya kang i-recover ng Lord, kaya kang i-restore ng Panginoon. At pwedeng-pwede niya, depende sa relasyon mo sa Kanya, depende sa pagtitiwala mo sa Kanya, depende sa pagsunod mo sa Kanya. So I just want to pray for you for the second touch. Be responsible to your calling. God calls you. God chose you. Because He loves you. So my brothers and sisters in Christ, my spiritual family, my friends, I just want to pray for the second touch sa life po ninyo para makita mo ng malinaw na malinaw ang mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Number one, na dapat makita mo yung position mo sa Panginoon. You are chosen by God. And you have an assignment for God. So yun po yung pangalawang bagay na dapat makita natin, magawa natin. So let's pray. Father, thank you so much. Thank you for your word tonight. Lord, thank you. Tinuturuan mo kami maging responsable na, Lord, huwag kaming pumayag na hindi namin magagawa ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Lord, especially sa karakter na meron kami, dapat na di-develop ito sa, at yung mga bagay na sinusuot namin, Panginoon, at yung aming kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, maranasan namin ang lahat ng ito ngayong gabing ito. At Lord, simula ngayong gabing ito, I ask for your second touch for us to see it clearly, Lord God, our position before you and our divine assignment, Father. Lord, maging aware po kami sa mga bagay na gusto mong makita sa buhay namin. Lord, help us to be responsible. Thank you so much for all the people tonight na kasama po namin, na hindi po kami ma-overwhelm ng mga blessing. Hindi po kami ma-overwhelm ng mga problem. But God, yung pong aming divine assignment, yun po palagi ang makita namin at magawa po namin ito. Clearly, Lord God, right now, in Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, be responsible. And allow God to bless you more and more and more. So always remember the 3 W's. Remember your word. Be responsible to your word. Be responsible to your work. And be responsible to your witness. For God's greater glory, lahat ng bagay na ito ay para sa kaluwalhatian niya. God bless. Have a blessed evening. Bye-bye. And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online.
Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.